Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pambalagawain. Ito po ang pakinig ng salita natin pinakamamahal na Jesus. Kaya po, inaayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita natin pinakamamahal na Jesus na ito po'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Baro po Mansano. Tayo po muna magkaisa po dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo ay mapresyahan. Opo, dakilang mapagpala ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan mga biyaya sa punang dalangin ng taong nilangisan, aming minamahal ginagalan ng Pastor Evangelista, William Armenta and the Papa of God, misa pa kaming nagupo na kapasalamat sa bawat yugto na aming banal na gawa, pinagpalat nilangisan sa iyong patiloy na pagkilos sa aming kaligitnaan. Patunay ko na sa aming sa tutuwin, O Diyos, sobat bago po yan. Misa pa kami nakapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamit kukulang, pagsalansan sa balang kalooban. Patawaran bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala pa akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tama sa latas sa aking bibig. Dahil ang spiritual pala, siyempre kamaraan ang maintindihan na aming ibig ng mga baguha, mga bisita, mga dati, magkasi aming beloved webcast viewers. Ito aming samot panalangin sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang na kaaway. Damas of hindas at doubts and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness and all that we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Pastor Kristo at tunagit sa lahat. Ako nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdiripagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubukla ng mga biyaya. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Almeda, the entire problem of God. We love so much more, mahal Pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Lian Almeda, beloved Mama Dear. And greeting as well to all the beloved children of Almeda family, sa ating beloved children of the Almeda family, and friends God. Sa lahat po at inibig ng mga kapatid, mga kapamanggawa, mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po natin beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, beloved and family, and beloved Minister Willie James and Meta Jr., beloved Post, beloved Tina, sa kalit ng mga anak, and praise God, at sa lahat ng ating mga iniibig ng mga kapatiran na nakantabi sa ating po live streaming sa iba't ibang panig mundo, magandang hapon po and welcome to the Republic of God. Amen. Everybody praise the Lord! Beloved sons of God, our dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus Christ, will hear only our prayers if we are going to obey all His commandments and walk uprightly in His sight and do all those pleasing in His sight only. Pag tayo po ay sumusunod sa lahat po ng kalooban ng Diyos at sinasagawa natin ang lahat ng Kanyang kahatulan, may inibig ko, lahat ng ating mga panalangin ay diringgin ng ating dakilang Diyos ng buhay. And we just heard a while ago the blessed testimonies ng ating mga beloved brethren, mga inibig ko, kung paano po sila dumalangin at pinakinggan sila ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya ang sabi po dito sa 1 John chapter 3 verse 22, kaya alam mo po. First book of John chapter 3 verse 22, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. God bless you po sa Tagalog. Unang Juan Kapitulo 3, versikulo 22. Ano bang ating hingin ay tinanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Purihin po ating dakilang Diyos na buhay. Ang mahal na po, magpala sa Kanyang banal salita. Everybody say, praise the Lord. So napakaliwanag mga inibig ko na kung tayo po ay tumatalima at isinasagawa natin ang lahat ng mga bagay na kinululugdan ng Diyos sa Kanyang paningin, lahat ng mga bagay ay diringging ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga inibig ko, sa mga ating napakinggan ng mga patutuo kanina, kaya nga pag tayo pinaging matapat, magmula sa pagbibigay ng ating isang bagay na handog sa ating pong pagsunod sa kabanalan, sa pagpupuri, sa pagdalo, sa pag-aayuno, mga inibig ko, lahat ng mga bagay na ito, name it, at lahat ng iyong hihilingin sa ating nagkasabuhay,
ipagkakalob yan ng ating mahal na Panginoon, minibig ko. Kaya nga, by doing all those things, these things, minibig ko, whatsoever we ask from Him, it will be given by our loving God. Ibibigay po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakinggan natin mga pato kanina. Isipin niyo po ay yung ating mahal na kapatid, lumabas na pala yung panubigan niya. Alam naman po natin, pag lumabas na yung panubigan, delikado na po yan. Nauno pa yung paa. Oh, parang suwi, mainibig ko. Eh, yung ating mahal na kapatid, yung unang first delivered niya ng kanyang baby, yung mga panahon na nasisarian na po siya noon. Pagkatapos, ang sabi ng doktor sa kanya, huwag mong iiri yan. Delikado, baka mapinsala ang iyong anak. So, ang ginawa ng ating mahal na kapatid, siya nanalangin ng taos puso sa ating pinakamalang Panginoon sa pangunang dalangin na ating minamahal, ginagara na Pastor Evangelista Will Almeida, mainibig ko, maya-maya, talaga hindi na mapigilan. Inilabas na, inilabas bigla yung bata at normal. Inilabas yung pesalo. Kaya nang sabi ng doktor, di ba sabi ko sa'yo, huwag mo ilabas. Huwag kang iiri. Oh, nakapanghinang-hinayang kasi yung doktor kasi wala na siyang silang kikitain, mga inibig ko. Kasi normal na yun. Kaya mga inibig ko, at talaga naman pong, although nangitim pa nga, mga inibig ko, nagkulay ubi na yung bata. Oh, talagang inantay pa ng ilang minuto, pero dahil sa panalangin ng tao ng Diyos, sa kanilang panalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga kapatid, di yung bata, mainibig ko, binuhay ng Diyos at talaga naman pong talagang pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon. At isa pang kapatid, ating beloved sister kanina, talaga naman andun yung kanyang pagsusumamo sa ating nagilang Diyos sa buhay. Na talagang yung kanyang karamdaman na talagang maaaring niya ikamatay rin. Pero siya'y nagtiwala, dumalangin, humikbing sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanyang marubrob na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pangunang dalangin ng propeta ng Diyos, siya rin ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Erbasyo Pistolo! Kagabi lamang, mga inibig ko, bago po ako makarating dito sa bansang Pilipinas, sa kahabagan na ating mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin at minamahal, ginagawa ng pasto na ako po isa sa mga kinahabagan na manggagawa na mapatapuron, the beloved children, amen, praise God, na kung saan ay nag-swab test na po ako ng umaga ng 9 o'clock. So dumating yung mag-swab test sa amin na late pa ng 30 minutes, mga inibig ko. Actually, yung hospital na pinagpuntahan po namin, katabi lang na ating chapel. Pamagmula rito hanggang sa sister's information lang, ganun lang kalayo, mga inibig ko. So, in-expect po, mga inibig ko, kasi 4 hours lang daw po yun. Kasi 24 hours lang daw kasi ang tatagal lang ang swab test na yun. Kinakailangan na hanggang sa makarating ako sa Pilipinas. Mga inibig ko, so ako naman po ay fasting na rin po, mapanood na yan. At dumating na yung sa gabi, mga inibig ko. At natapos na rin yung ating midweek service doon. Nang 8:30 ng gabi. At pagkatapos, mga inibig ko, ay 10:30 na. Dapat po, alis ako ng 10 o'clock. Kasi ang flight ko, 2 o'clock ng umaga, mga inibig ko. Madaling araw. So, sa madaling salita, mga inibig ko, 11 o'clock na, wala pa rin. Kasi pinuntahan na ng ating mga ginagamit ng mga manggagawa doon, mga inibig ko. Pero ako, mga inibig ko, ay pumunta lamang po sa kwarto ko. Lumuhod lang ako. Hindi naman ako kinabahan. Mahal pa lang ako noon. I will be done. Kung lalabas, makauwi po ako para may pangaral din ang kabutihan mo, ang kanyang kamahamang gawa, mga inibig ko. Kaya kung hindi naman, okay lang po, mahal na pa noon. Pero kung maaari, ay maghimala ka sa oras na ito. So, 3 beses lang pumunta roon. At talaga nang sinabihan nila, bakit nagkaroon ng mga lapses, mga inibig ko. So, sa madaling salita, mga inibig ko, ay nung lumabas na ako ng kwarto, may dumating na sila, alis na po tayo, kuya. Okay na po. Kaya mga inibig ko, yung panalangin ng tao ng Diyos, the beloved children, all my family, mga inibig ko, ay talagang ito po'y kalugod-lugod sa ating dagalang siyang buhay, nandiyan laging katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen, praise God. At may duktong ko na rin, mga inibig ko, isa nating mag-asawang kapatiran natin doon, yung baguhan na kapatiran, 4 years na bedridden po ito, na severe yung kanyang kidney na trouble na sakit, mga inibig ko, chronic kidney trouble. At talaga naman po na magana ang kanyang buong katawan. So sa madaling salita, talagang sabi ng doktor doon, kailangan iuwi na sa Pilipinas bago doon sa abutan sapagkat mas delikado. Kaya sa madaling salita, mainibig ko yung ating mga masisipag na mga kapatid din na umahayo
na ibahagi ang salita ng Diyos sa kapanalangin ng tao ng Diyos sa kanilang pagpapatanggap, ipinag-pray nila, inibig ko, at dumalo sa gawain ng mabaptismuhan, inibig ko, unti-unti po itong pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Yung dapat mamamatay na wala ng pag-asa, inibig ko, muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nung sila ay nakipagpuri sa akin nung last 3 days ago, inibig ko, yung kanyang, yung sweetheart, ating beloved brother Ramil, inibig, ay meron pa lang itong arthritis. Kaya pala nahirapan siyang maglakad. Isipin niyo po, 4 taong kang hindi naglalakad. So, yung kanyang mga joint, may ibig talagang totally parang na-paralyze. Pero noong mga panahon na pinagaling na siya ng mahal na Panginoon at noong nakipagpuri sila, yung kanyang pagluhod ng 1 hour na solemn sa mga inibig ko, ay sa kahabagan ng ating Christian buhay, isipin niyo po, may inibig, talaga ito po ay pagtayo niya, nung matapos na kami mag-thanksgiving, may inibig ko, ng prayer, laking gulat niya, lakad siya ng lakad, balik-balik. Sabi niya, pinagaling na ako ng malapit, wala na yung arthritis ko. Ano ba siya, praise the Lord? Kaya pag tayo po'y dadalangin na humihigpi sa ating pinakamahalang Panginoon, nandiyan lagi ang protection, pagpapala, katugunan sa ating mga panalangin. Ngayon ang tanong, bakit po ba ang ilan mga Kristiyano, lahat ng mga tao sa iba't ibang ng mundo pag dumadalangin at maging sa ilang piraso na Kristiyano pag dumadalang ay hindi dinirinig ng Diyos. Ano po ba ang dahilan? May inibig ko. Ano po sabi po sa Book of Isaiah 59 chapter 2 verse up to 4 at balik po sa 1 kay inibig po. From the book of the prophet Isaiah chapter 59 verses 2, 3, 4 and 1. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue had muttered perverseness. Verse 4, none calleth for justice, nor any pleadeth for truth. They trust in vanity and speak lies. They conceive mischief and bring forth iniquity. Verse 1, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 59, ang talata ay 2, 3, 4, balik sa 1. Kundi paghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo upang siya'y huwag makinig. Sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumihan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan, ang inyong mga labi ay nangagsalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsalita ng kasamaan. Walang dumadaing ng katwiran at walang nananang galang ng katotohanan. Sila'y nagsisitiwala sa walang kabuluhan at nangagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila'y nangaglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Dito po sa 1, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, ni hindi o na di makapakinig. Puri po ang pinakamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Erasio, praise the Lord. So ito po ang dahilan, mga inibig ko, kung bakit ang mga panalangin ng tao maging ng mga ilang Kristiyano ay hindi dinirinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sila po ay gumawa ng mga bagay na hindi kinulugdan ng ating dakilang Diyos na buhay, sapagkat sila humiwalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. For your hands are defiled with blood and your fingers with iniquity. Oh, ito pala yung mga dahilan, mga inibig ko. Kaya ang mga tao ay nagiging mga murderers, mga inibig ko. Andyan ang mga naging drug lords, mga inibig ko. Mga iba pa mga bagay na ginagawa dahil sila po kasi himiwalay, gumawa ng kasamaan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanilang mga bibig ay nagsasalita ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. So yan po nangyayari, mga inibig ko. Kaya nga, walang tumatawag ng mabuti sa harapan ng mga Panginoon. Kaya mga Panginoon, kaya nga, sila hindi humahanap ng katotohanan, mga inibig ko. Sila po ay nandun lagi sa paggawa ng kasamaan, mga inibig ko. Because iniquity was abound, no good
No one listened during the day of your sicknesses and diseases and problems. Instead, crisis, cry, umiiyak sila, may ibig ko, dahil sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga karamdaman, umiiyak sila. Humihiyaw, may ibig ko. Kaya nga, may ibig ko, dahil sa mga kapanglawan na kanilang ramdaman, dahil hindi na nga sila sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang nangyayari kung bakit ang mga tao at mga ilang Kristiyano ay hindi pinakikinggan ang kanilang panalang, kanilang mga daing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po kasi sila gumawa ng kasamaan sa harapan ng ating nagkailan Diyos sa buhay. Subalit, kung tayo po ilalakad na matuwid at isagawa ang banal na kalooban ng ating nagkailan Diyos sa buhay at yung gagawin mo ay yung laging kaya-aya sa kanyang paningin, ang panalangin mo, kagyat na ditinggin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan, pinahinturot ng Diyos na hindi po tayo pinapakinggan kagad yung ating panalangin sapagkat hindi pa kasi natin isinasagawa ng 100% ang banal na kalooban ng ating nagkakasabuhay. Subalit, pag isinagawa mo na ng lahat-lahat ng buong puso mo, mga inibig ko, ang kalooban ng ating nagkakasabuhay, minsan iniisip mo pa lamang, inibig ko, ibinibigay na yan kagad ng ating mga napanood. Erbaso, praise the Lord. At kung hindi pa binibigay, mga inibig ko, ayaw ng mahal na Panginoon, maaari, baka ikaw'y mapahamak. Oh? Kaya, just wait and see. Mga inibig ko, mag-antay ka at matkikita mo, pag ikaw'y lumakad ng ayos sa kalooban ng mahal na Panginoon, mararanasan mo ang grabing pagkapala na nagmumula sa ating nagkailan sa buhay. Kaya hindi mixing kami ng Diyos. Pag ikaw'y lumalakad ng matuwid, makakapatiran natin ng mga nagpapatutuo, mga inibig ko, sa oras ng kapagabagan, sa oras ng mga aksidente, sa oras ng mga karamdaman, maging sa mga aksidente, mga inibig ko, yung mga babagsak na laman ng mga eroplano, mga inibig ko, sa kanilang pagsisisi sa punandalaan, ating minamahal na pastor, pag-nirebuke nila yung babagsak na ng mga eroplano, ano sabi ng kapitan, mismo na yung piloto, may isang kamay na malaki na sumalo sa kanilang eroplano sinasakyan. Ganyan magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat ng bagay ating maranasan, maglingkod lamang po tayo ng buong katapatan sa ating nagkailan sa buhay. Ngayon, ano po ang pinagagawa ng ating nagkailan sa buhay na dapat natin gawin upang yung ating mga panalangin, yung ating pagsamo sa Diyos ay patuloy na pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi po dito sa Book of Micah chapter 7 and Book of Joel chapter 2 verse 12? Magkasunod na pong basahin, kaya nila man po. The Book of the Prophet Micah chapter 7 verse 7. Therefore I will look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. The Book of the Prophet Joel chapter 2 verse 12. Therefore also now saith the Lord, turn ye even to me with all your heart and with fasting and with weeping and with mourning. God bless you po. Dito po sa Micah kapitulo 7, versikulo 7. Ngunit sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Didinggin ako ng aking Diyos. Dito po sa Joel kapitulo 2, versikulo 12. Gayun may ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng iyong buong puso na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Everybody, so praise the Lord. So simple lamang ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos na buhay, may inibig ko, na dapat nating gawin upang kung tayo dadalangin, hingin ng pagsamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandun laging kanyang katugunan. While we are waiting for His near coming, may inibig ko, we have to obey all His commandments. Gawin po natin, sundin po natin ang lahat ng mga kautusan at yung mga bagay na kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, may inibig ko. Panghawakan po natin yung turot-aral ng propeta ng Diyos, yung mga Bible study, ating beloved honorable San Pastor Lisa Almeda, pag yan po'y ating laging pinanghawakan, nakakatiyak po tayo. Anytime na babalik ang ating nagkailan sa buhay, makakasama po tayo sa pagdagit sa mga banal, mga inibigo, purihin ang ating nagkailan sa buhay, mga praise God. Kaya mga inibigo, napakalaga na tayo po'y maglingkod ng pong katapatan. We have to serve our loving God with fear and trembling. Mula sa puso natin. Kaya mapapalad yung mga
kapatid natin na sila'y nakakapanumbalik sa ating mahal na Panginoon sapagkat meron kasing totoong propeta ng Diyos. Di ba, sila na nanalangin upang tayo pong lahat ay sama-samang kuhanin ng ating nagkansyo anytime now. Kasi ang pag-abalik ng Diyos, nandiyan na po ang mga sinyal sa sinasabi ng Banal Kasulatan. Ang kaguluhan, patay, ang kaliwat kanan, mga inibig ko, ang mga napipintong pag-gersi, ba't yung panig ng mundo, ang pagputok ng mga vulkan, mga inibig ko, ang mga pagyanig ng mga lupa, mga tsunami, mga inibig ko, mga malalakas mga bagyo. Patunay lamang na tayo po is nasa malapit na na pag-abalik ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Banal Kasulatan na tayo po ay manumbalik. Manumbalik tayo sa ating mahal na Panginoon ng buong puso natin. Andun ang pag-aayuno, panalalangin, mainibig ko. Na atin pong sundin ang lahat ng kanyang kautusan, mainibig ko. Panghawakan natin yung lahat ay tinuro sa atin, ating dearly beloved person, the Lord, mainibig ko. At alam naman natin kung ano po ang naging puhunan ng ating dearly beloved person, the Lord. Kung paano naging matagumpay ang banalagawang ito. Hindi lamang ito basta umusbong, mainibig ko. Ito po'y pinuhunanan ng grabing panalangin, pag-aayuno, pagpupuring mahaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo man ay nandito ngayon at nagtatamasa ng mga grabing pagkapalang physical, matilang spiritual pagkapala, yung mga proteksyon ng ating naranasan sa tutuwin ng mga aksidente, hindi sa ganang ating galing katalinuhan, ito'y nagmumula sa ating mahal na Panginoon dahil meron siyang tinalagang pastor ating kaluwa, totoong propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ebasyo Pesalo! Kaya pag nagawa natin mga bagay na yung mga inibig ko, may pangako pang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam mo, sabi sa huling talata, mga inibig ko, from the book of Jeremiah, chapter 33, verse 6, kanina lamang po. Maganda na po, mauwit man nagtog. From the book of the prophet Jeremiah, chapter 33, verse 6, Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. God bless you po. Dito po sa aklat ng Jeremias Kapitulo 33, ang talata ay 6. Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi ng Balak, I will bring health and cure and I will cure them, and I will reveal unto them the abundance of peace and truth. Sino tayo para pagkukunan ng malapalo ng ganitong mga pagpapala, mainibig ko? Kaya masasabi natin, dito pa mang sa lupang ito, mainibig ko, masasabi na natin na nasa langit na tayo. Ang lahat magsabing praise the Lord. Sapagkat, mainibig, lahat ng mga blessing, yung protection na atin naranasin, kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan, mainibig ko, ay nakamtan natin dahil meron kasing totoong pastor ng ating kaluluwa na nalalangin araw-gabi upang makamtan natin ang lahat ng mga bagay nito at ang inantay na lang naman natin mga inibig ko yung kanyang pangako pa na buhay na walang hanggang yan po'y anytime now. Kaya ang sabi ng Banal Kasulatan, and whatsoever we ask, we receive of Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Kaya pag ginagawa natin, ng buong puso natin, ang lahat ng kautusan natin ang mahal na Panginoon, mararanasan po natin ang grabing proteksyon, ang lahat ng mga blessing na inaantay, mga inibig ko natin ay ipagkakulob yan ang ating naglis sa buhay, yung kagalingan ng karamdaman mo. Magkapatid, kung ikaw man ay hindi humahawak ng maraming mga kayamanan, yung the mere fact na ikaw ay malakas, wala kang sakit, that is more than wealth. Maraming mayayaman ngayon parang gulay. Hindi nila mapakinabangan yung kanilang kayamanan. It's no use, minibig ko. Makamta mo raon lahat ng bagay sa mundong ito, pero mawala naman kaligtasan mo, baliwalaan lahat. Kaya tayo pinagpala, minibig ko, sapagkat meron tayong propeta ng Diyos, the beloved children of all the family, na tayo ipinapanalangin upang tayo lumakad ng matuwid sa kanyang harapan at magmana ng buhay na walang gana. Tayo po lahat ay tumayo, minibig ko. At habang ating inimbitahan ng ating mga inibig na mga bisita, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Habang ating pong awiting ito, mag-sating beloved request viewers, tanggapin niyo po ng formal ating pinakamahal na Panginoon. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Amen, praise God, hallelujah. Purihin ang ating pinakamahal. Dito po kayo sa harapan, huwag po kayong mahiya, mga kaya inibig ng mga baguhan. Wala kayong ibang tatanggapin. Hindi kayo tatanggap ng reliyon. Ang tatanggapin niyo, mismo, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Amen, praise God.
Habang kami nabigyan pong tawad sa kabilang ko, Preacher, Love our Joey Manciano. Hindi ba't ang langit ay para sa mga panga sa katulad ko na nagtanga nagsusmira nagtitiis upang makarating ang tagumpay ko ay matatagpo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung magsusumiha at magtatapat sa paglilingkod ko. Webcast viewers, napakapalad niyo po ang Diyos ang nagdala sa inyo dito sa tunay na banal na gawain na ang iyong panalangin mula sa araw na ito. Kung tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tutugon ang ating dakilang Diyos. Narinig niyo ang mga buhay na patutuo. Alam po namin ang kalalagyan ng bawat isa. Yung mga nagaganap sa inyo, ito'y pinahintulot ng ating dakilang Diyos upang hanapin niyo ang buong-buong katotohanan. Dahil sa ating relihiyon, sekta at denominasyon, hindi talaga nakakaabot sa langit ang panalangin. Aking naalala, isang buhay na patotoo. Isang demon po nandun sa mental hospital. Umiiyak ang mga mahal sa buhay. Kung
paano mapalaya ang kanilang mga, ang kanilang kapatid o ang kanyang anak. Ngunit sa panalangin ng propeta ng Diyos, sinunod nila ang kalooban ng Diyos. Lumabas sila sa ospital. Lumapit sila sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng pag-aayun at panalangin sa pangunang dalangin ng ating dearly beloved pastor. Wala silang ginamit na gamot. Pananampalataya ang kasiguruhan. Ang panalangin mo ay abot sa langit. Totoo po, hanggang ngayon pinagpala ang ating mahal na kapatid. Isa na siyang mga awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag nakikita namin yung mga buhay na patutugyan, nagagalak kami dahil totoo, sigurado tayo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Tayo'y tunay na anak, tagapagmana pa ng buhay na wala hanggan. Kaya sa mga oras na ito, kung isuko niyo ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, tanggapin niyo siya bilang sariling tagapagligtas, kayo'y lubos na pagpapalain. Kailangang maganap at masunod ang apat na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Na ang Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng maraming tao, na buhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa, kumpletong pagtalikod sa kasalanan. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan at huwag mo nang balikan pa ang makasalanang pamumuhay. Pag nakita ng Diyos na ikaw ay tapat at sinsiro, hindi kanya pababayaan. Tutulungan kanya at siya'y sasayo mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang layunin niyan, kayo rin ang makikinabang. Paglubog mo sa tubig, kaano ba ang kasalanan mo? Pag-ahon mo, patatawarin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pag binatawad ka na, huwag ka na magkasala. Patuloy ka sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At siya mismo, babautismoan ka na ng kanyang banal na Espiritu. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit ang katawan nating ito magiging templo ng Diyos. Ang maghahari sa ating buhay ay ang Diyos na lumikha sa atin at tumubos sa ating mga kasalanan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang gagawin na lang natin, magpapatuloy tayo. Finally, ang sabi po sa Gawa 2:38, magagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal, magpapatuloy tayo. Ito ang simula ng tapat niyong paglilingkod, dahil tapat din ang nangako. Kung kayo ay magpapatuloy, totoo po, pagpapalang pisikal, lulusog kayo, gagaling kayo. Pagpapalang material, idadagdag ng mahal na Panginoon pangangailan ninyo sa kabila ng mga kahirapan kayo. Higit sa lahat, yung espiritual. Ang saya-saya maglingkod sa Diyos eh. Ang sarap alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Na ang dalangin mo ay abot sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, isuko niyo po ang buhay niyo. Tanggapin niyo siya bilang sariling tagapagligtas. Itaas niyo ang iyong dalawang kamay. Kayo po yumuko bilang pagpapakumbaba at pumikit. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo po, pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan.
Ako po ay lubos na nagsisisi sa lahat ng aking pagkakamali sa iyo. Sa aking mga pagsalagsang sa iyong banal na kalooban. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Buong puso, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami po ang mananalangin para po sa inyo. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang panalangin ng aming pinamahal at ginagalang na malapastor ebanghelista, Wildy Almeda, your end-time prophet, salamat po sa mga kaluluwang ito ng mga taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila sa sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Paghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot na langin sa matamis at makapangyariang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalawa na po yung naisagawa, pananampalataya at pagsisisi. Magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang makatiyak sa buhay na wala hanggan. Lubos kayong patatawarin at ito po yung simula. Simula ng yung tapat na paglilingkod, magpapatuloy po tayo. Patuloy na dumalo, nang dumalo, sumamba sa Espiritu at katotohanan. At pag nakita ng Diyos na talagang tapat ka sa paglilingkod, tapat din siya, ipagkakaloob niya ang lahat na yung dalangin habang ikaw ay sumasagana, habang ikaw ay totoong lubos ang iyong pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Ang gagawin na lang po natin, anyayahan din po natin ang ating mga unsaved loved ones, ang ating mga kaibigan, upang sila'y patuloy na maligtas din sa huling panahon. God bless you all at tayo dadako na po sa ating mga pangangailangan, prayer for the sick. Ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Rob Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayong tumalangin, mami na mahal. Ano man ating mga kailingan, mga prayer requests, mami na mahal, sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Sumampalataya po tayong lahat, mami na mahal, at magsisi po muna tayo. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pangunang dalangin ng aming beloved noble pastor, evangelist, Wildes, Rodel Meda, your end time prophet, kaway po ilubos sa nagpapakumbaba at nagsisisi. Malapit sa mga kami na sumpungan sa lahat ng pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami, malapay na tulungan mo kami. Masunod po namin lahat mong kautosan at maging handa sa dakilang araw na pagbabalik at magamit mo rin po bilang ilaw at asin sa libutan ito, malapay noon, para sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay, ng mga tao na nasa lusakpan ng kasalanan. Lubos aming pasasalamat sa iyo. Nagsugo ka ng totoo mong propeta, malapay ang ginagalang mga pastor, together with beloved mama, the beloved children, malapay na nga ng buong katotohanan at naranasan nasan po namin ito pinagpalang buhay. Hallelujah. Punong-puno ng kapangyarihan. Puno ng pagpapala. Prove man ako ipita kapag man ng buhay na walang gan. At patuloy na kalakasan mahabang buhay na amin mga ginagawa. Malapastor noob na bilang children malapay noon. Lubos po namin pinasalamatan ng walang gan. Pasasalamat sa iyo malapay noon. Upang bago magbabalik maligtas ang lahat mga inirang mo sa buong mundo malapay noon. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. 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 Por
Glory in kamalapay. Amen. Malilihans po natin ating mga sarili, isang kamay, sa ating ulo, ang kabila, sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin mo natin, kirgalang-galang mga pastor, and time profitable, loving God, ang naglihans po sa atin, maging sa ating mga labas, at i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu, ang karamdaman, problema, o bisyo. Sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, spiritual matter, problems, financial problems, and drug addiction, unbelief, and doubts, carnality, vanity, even glory, pride, lust, covetous, materialism, hallelujah, cast out, mga panlalabig, panlulupay-pay, lumayas kayo sa mga pangalan ni Jesus, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed, in mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, purihin ka, malapinoon, sa katugunan mo po, sa lahat ng iba't dalangin, bilang pasasalamat sa ating malapay, maminamahal, sapat lahat ng ating mga dalangin, tinugod na ng ating malapay, no, sa mga paraanan, sapat narito, ang propeta, totoong propeta na ating dikilan Diyos, maminamahal, praise the Lord, ang panalangin, ay nakakabot sa throne ng ating malapay, noon, hallelujah, babanggitin po natin, maminamahal, ang hallelujah, praise the Lord, tatlong beses, yan po ay a million times, sa pagpupuri sa ating malapay, noon, sabay luksa, maminamahal, sabay-sabay po tayo, praise the Lord. Thank you so much. I love you so much. It is Jesus. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Hallelujah.